Na sa buong kapuluan mula kay Berison Estrella sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Berison! Magandang tanghali po, Sir Erwin, ganyan din sa mga tagsubaybay natin sa Radyo Pilipinas. Update po tayo sa binabantayan natin na low pressure area na nasa silangan po ng Visayas or ng Southern Luzon na ngayon. Kanina pong alas 9 ng umaga ay nasa 630 kilometers ito silangan ng Virac, Catanduanes. Pasok naman si Michael, hindi ba? May apa. Ito ay maging isang bagyo or tropical depression ngayong araw hanggang bukas. At sa kasangaliman po, ipapangalanan natin ito ng Goryeo. Ito pong low pressure area, hindi naman inaasahan tatama sa ating kalupaan. Subalit, asahan na po ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw, dulot ng habaga sa pinalalakas nitong sama ng panahon. Temperature natin sa Metro Manila ay 32 degrees Celsius. Ang ating pong sunset ay 6:27 ng gabi mamaya. At ang Philippine Standard Time ay 4 minutos matapos ang alas 12 ng tanghali. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ito po si Benson Estrella. Maraming salamat sa iyo, Benson Estrella. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa iba pang mga balita, naniniwala si Senador Wing Gatchalian na kailangan ng madalian at seryosong pagsupil sa maraming suliranin ng Mindanao. Ikinalugod ng Senador ang pagtalakay ng Pangulong Duterte sa pagsasapriyoridad sa kapayapaan at seguridad ng bansa. Si Jojo Ismael para sa kabuuang detalye. Ikinasya ni Senator Wing Gatchalian ang pahayag ng Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA ukol sa pagsasapriyoridad sa kapayapaan at seguridad ng bansa. Sinabi ni Gatchalian na bunsan ng kasalukuyang sitwasyon sa Mindanao, napapanahon ang niya para sa Pangulo na bigyan ng espesyal na atensyon ang isyu ng ekstremismo at ng terorismo sa Mindanao, kasama na ang pangkukulok ng mga rebelding komunista. Naniniwalang senador na siyang chairman ng Senate Committee on Economic Affairs na kailangan ang mabilis at ang seryosong pagtudok sa maraming problema sa Mindanao upang mahimok ang mga banyagang mamumuhunan na magnegosyo sa regyon at may hatid ang kaundaran sa itinuturing ng pinakamahihirap na lugar sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Anya upang may sakatuparan ang ating kahit ito, sinabi ni Gatchalian na kanyang susuportahan ang panukalang inisyatibo ng Pangulong Duterte na higit na pag-usayin at palakasin ang kakayahan ng hukbong sanlatan ng Pilipinas. Pinulad rin ng mababatas ang matigas na tayo ng Pangulo laban sa Communist Party of the Philippines at ng New People's Army o ang CPP-NPA. Mula sa Senado, Jojo Ismael, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At sa iba pang mga balita na ilarawan ng Pangulong Duterte ang tunay na kalagayan ng Pilipinas sa ikalawa nitong State of the Nation Address o SONA kahapon. Ayon kay Isabela Congressman Rodolfo Albano, natalakay ng Pangulo ang lahat ng mga isyu ng bansa. Aniya, naging mapayapa rin ang SONA ng Pangulo dahil nakikinig ito sa mga mamayan kahit sa mga nagpoprotesta sa labas ng batasan complex. Sabi ni Albano, nasisiyahan siya sa determinasyon ng punong ehekutibo sa kampanya nito kontra sa ilegal na droga. Nakita niya yung kanyang pagkatao at saka sinasabi niya doon sa kanyang pagkatao, o tinan niyo ako, ganito ako, nagsusumikap ako na ituin ang tama, di ba? Dapat sinasabi niya, para kay lahat. Ay, putol-putol na naman daw yung sound natin. Binanggit niya, Congress, binanggit niya, kayong Supreme Court, binanggit niya, kayong mga sundalo, binanggit niya, na sama-sama tayo, gawin natin ito. Ito naman talaga ang problema, which is true, kasi ano mo kasarap ng ano niya, naki-conversational being, conversational ano sa kanya, para
Ang tinig ni Congressman Rodolfo Albano ng Isabela. Samantala, itinatwa rin ang naturang mambabatas ang paninindigan ng Pangulong Duterte laban sa impluensya ng mga dayuhan. Una nang inihiyag ng Pangulo sa kanyang sona na hindi dapat ibuli ang Pilipinas. Ayon kay Albano, nais lamang ipamatid ng Pangulo na hindi dapat makialam ang ibang bansa sa anumang hakbang na ipinatutupad ng pamahalaan ng Pilipinas. Bukod dito, sinabi pa ng punong ehekutibo sa Estados Unidos na ibalik ang heritage ng bansa. Kailangan din nating unawain kung paano yung ginagawa sa atin ng mga dayuhang bansa ba na hindi tayo pwedeng ibuli na anang gano'ng basta-basta. Tapos isuli yung naman sa amin yung heritage namin. Parang gano'n na sila lahat. Saka huwag kayong makialam sa pag-gobyerno namin dito. Kasi hindi naman natin pinakikialaman din sila sa pag-gobyerno nila. Ang tinig ni Congressman Rodolfo Albano, ang representante ng lalawigan ng Isabela. Hindi natuloy ang planong pagmarcha ng mga bakwit patungong Marawi upang bumalik sa kanilang mga tahanan itong Lunes. Ito ay matapos pakiusapan ng Defense Secretary Delphine Lorenzana ang mga displaced residents na ipinagpaliban ang kanilang binabalak na pagkilos. May karagdagang ulat si Leo Sarne. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ito ang naging resulta ng pakikipagdialogo sa Iligan City ni Lorenzana kasama ang iba pa mga opisyal ng pamahalaan sa Marawi Residents, Lanao LGU, Civil Society Organizations, ang Marawi Sultanate at NGOs. Ayon kay Lorenzana na uunawahan ng pamahalaan ang paghirap na nararanasan ng mga bakwit sa evacuation centers, pero anya lukhang magpapanganib para sa kanila ang bumalik sa kanilang mga iniwan na tahanan sa Marawi. Tinukoy ng mga opisyal na biktar na matindi pa rin ang pakpakan sa Marawi sa pagitan ng mga puwersa ng pamahalaan at ng Bauke Terrorist, kung saan itong mga nakalipas na araw lamang ay siyam na sundalo ang nalagat sa hangin ng militar. Ang hakbang ng mga residente ay itataon sana nila kahapon sa sona ng Pangulo upang i-highlight ang kanilang sitwasyon. Napakiusapan ni Lorenzana ang mga residente na bigyan pa ng konting pagkakataon ng militar para tiyakin na ligtas ang sitwasyon sa Marawi bago pa hindulutang bumalik ang mga pakwit. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne, nagulat para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Inihayag naman ng Quezon City Police o QCPD na naging maayos ang isinagawang protesta ng mga militanteng grupo sa State of the Nation address ng Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa pagtaya ng Philippine National Police, wala silang naaresto na sinuman na gumawa ng marahas na konfrontasyon laban sa mga polis. Ikinatuwa naman ni QCPD Director General Guillermo Eleazar ang kinalabasan ng ikalawang sona ng Pangulo. Tinukoy pa ni Eleazar na ito ang unang beses na kinausap ng Pangulo ang mga rallyista matapos ang kanyang sona. Nasa 6,300 polis naman ang tinalaga sa araw ng sona, kabilang ang mahigit 1,000 sundalo. Radyo Pilipinas News Nationwide. At isang araw pagkatapos ng sona ng Pangulong Duterte, muling sasabak ito sa sunod-sunod na namang aktividad. May kabuang detalye si Alvin Baltazar. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Walo ang nakaling aktividad ni Pangulong Duterte na kinabibilangan ng dalawang pag-arap niya sa courtesy call ng Minister of Foreign Affairs ng People's Republic of China na si Wang Yi at ni Ambassador of Japan to the Philippines na si Kasude Ishikawa. Tatlong ambassadors naman ang haharap sa Pangulo para sa kaugulang farewell call. At ito ay ang mga ambassador ng Italy to the Philippines, UK Ambassador at Ambassador of Belgium to the Philippines. Kabilang din sa aktividad ng Pangulo sa Palasyo ang pagdalaw sa turnover donation ng One Philippines Foundation Incorporated at Go Negosyo Kapatid for Marawi Financial Assistance para sa mga naiwang kaanak ng mga tinaguriang fallen soldiers. Uling aktividad ng Pangulo, ang gagawin pangunan nito sa oath-taking ceremony ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry na gagawin din mamaya
dito sa Palacio. Mula sa Palacio naman na kanya ang Alvin Baltasar para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, iminungkahi naman ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mababang kapulungan ng Kongreso na bumuo ng isang batas hinggil sa pagbuo naman ng bagong ahensya na tututok lamang sa disaster response. Ayon sa Pangulo, kailangan ng agarang aksyon para matiyak ang kaligtasan ng mga mamayan tuwing may sakuna o kalamidad. Pangunahin na niyang dapat tugunan ay ang Kalakhang Maynila kung saan sentro ito ng negosyo at kalakalan. In extreme emergency, we need to undertake immediate action to ensure disaster resiliency and effective response in the Greater Manila area, which is our country's seat of governance, center of business, commerce, and academia. Disaster resiliency of Metro Manila and the surrounding provinces is a matter of urgent concern. Ang tinig ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa naturang zona din, nanawagan si Pangulong Duterte sa Senado na ipasa ang Comprehensive Tax Reform Package. Una nang sinertipikahan ng Pangulo bilang urgent ng Tax Reform Program. Ikinatuwa naman ng punong ehekutibo ang pagpanig na House of Representatives hinggil senaturang panukalang batas na umani ng 246 na boto. Gayunman, sinabi ng Pangulo na nakasalalay pa rin sa Senado kung ipapasa ang Tax Reform Package. I commend the House of Representatives for heeding my urgent certification to the tax reform by passing the first of the five packages of the Comprehensive Tax Reform Program with an overwhelming 246 votes representing almost 9% of the Filipino people. The fate of the tax reform is now in the hands of the Senate. Ano bang gusto ninyong gawin? Nagburod ako niyan? Well, really, I leave it up to you. We're all Filipinos. If you think that's a waste, fine. If you think it's not good, it's okay with me. I can survive. Next, I call on the Senate to support my tax reform in full and to pass it without haste. Oras natin sa buong kapunuan, 12:16 na po ng tanghali. Mga nagbabagang balita pa rin sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas Nationwide News. Sanig Barako, 3-in-1 Coffee. Mga tol, Robin Padilla po, kasama si Barack Umaga, ang mascot ng Sanig Barako 3-in-1 Coffee. Kating gigising sa'yo. Okay. Julie Batista, Mara Hall, Nora Talib, Kung Handler, Hamhazo. Liza Hernandez, Alagad Alduer, Rebecca, Georgia Lidesma, Lourdes Panerio, Ariubla Tra, Margie, oh yeah, Ariubla, welcome back. Margie Flores, JG Castillo, Rebecca Mesosa, Eugene Laumok, thanks for joining. Thanks for watching. Zio Lorin, Jason Enriquez, Minros Rivera, Danilo Lin Jr., magandang tanghali rin po. Alin Amsenel. Sanig Barako, 3-in-1 Coffee. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Mabuting balita mula sa SSS. Ngayon, may mga bagong branches na. Ang SSS ay madali na pagpuntahan. Maos oras ng biyahe, tipid sa pasahe. Mas tipid sa transaksyon para sa mga binitisyo. Tandaan, lahat ng kailangang transaksyon sa SSS ay pwede sa anumang branch nito. Buti na lang, may mga bagong SSS branches na. Alamin ang pinakamalapit sa iyo. Tumawag sa 920-6446-55. Mag-login sa www.sss.gov.ph. Radyo Pilipinas News Nationwide.
Radyo Pilipinas, News Nationwide. At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, AFP maglulunsad na ng malawang opensiba laban sa NPA. Ang kabuuang detalye mula kay Leo Sarne. Ikakasanaan ng AFP ang malawang opensiba laban sa teroristang NPA. Ito ay matapos ihayag ng Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang sona na tutulungan na niya ang pakikipag-usap sa mga komunista matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng NPA sa mga sundalo at pulis sa kabila ng lahat ng inisyatibong pangkapayapaan ng pamahalaan. Ayon kay AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla, ipinag-utos na ng pamunuan ng militar sa mga field commanders na simulan na ang pag-atake sa mga rebelde sa kanilang nasasakupan. Kaya naman niya ay asahan ng mas aktibo ang magiging operasyon ng militar sa mga lugar kung saan aktibo ang mga teroristang komunista. Tiniyak naman ni Padilla na sisiguruhin ng militar na walang madadamay na sibilyan sa muling pagbustong ng pagdaban sa pagitan ng militar at ng NPA. Mula sa AFP, Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. At Bureau of Fire Protection nagtayo ng sariling command center. Nasa Quezon City ng aming kasamang si Michael Rogas. Radyo Pilipinas. Naglagay na ng sariling command center ngayon ang Bureau of Fire Protection na siyang mamamahala at nabibigta sa bawat galaw ng mga bumbero na siyang re-responde sa mga sunog sa buong Kamaynilaan. Ngayong umaga lamang ay pinasinayaan ito si outgoing Bureau of Fire Protection MCR Director Ronnie Juan Tiro ang command center dito naman sa may barangay Pinyahan sa lungsod pa rin ng Quezon. Nasa loob ng natural command center ang napakaraming mga TV monitorer kung saan ang lahat ng mga camera nito ay makikita sa mga lansangan na kinunenta naman sa Metro Manila Development Authority. Walaan niyang dinasos dito ang pamahalaan o ang gobyerno sapagkat karamihan dito ay pao mga dinonate ng mga Filipino-Chinese organization. Sabi pa ni Superintendent Squadio, mas mapapabilis nila ang pag-responde sa mga sunog dahil makikita nila kung saan ang matraffic na lugar upang sa gayon ay maiwasan naman ng mga bumbero na madaanan ang sa matraffic kong lugar. Samantala ngayong umaga ay nagtagawa na ng third hour ceremony ang bagong jefe o direktor ng Bureau of Fire Protection. Si Superintendent Squadio ay mapupunta na sa Davao City habang papalitan mo sa kanya ang bagong jefe ng MCR Bureau of Fire Protection na si Superintendent Jeremy Dia. Mula pa rin sa lungsod Quezon, ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. At pro Duterte rally sinagawa sa Dagupan kasabay ng sona kahapon ng Pangulo. Mula Dagupan, naroon si Sara Kayabyab. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Nagsagayan ang palapang pagtitipo ng grupong Friends of Ruby Duterte sa harapan ng plaza dito sa lungsod ng Dagupan kasabay sa ikalawang State of the Nation address o sona ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Ayon kay Ginang Lin Ang, ang coordinator ng grupong Friends dito sa Laliga ng Pangasinan, ang naturang pagtitipo ay pagpapakita ng kanilang suporta para kay Pangulong Duterte at pagpaparating na rin sa punong ehekutibo ng kanilang pagmanais na mapalawig pa ang batas militar sa bahagi ng Mindanao. Pero sa alas 4 ng hapon kahapon na magtipon-tipon ng grupo sa lugar at agad din silang umalis matapos ang talumpati ng Pangulo. Nabatid ng maturang mga miyembro ay nagsilbi rin taga-suporta ng presidente ng panahon ng kampanya ng 2016 elections. Mula sa Dagupan City, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Pamahalang panlalawigan ng Oriental, Mindoro, kinilala ang Pidea Mimaropa mula Lucena, Leoni, Algire para sa detalye. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Kinilala ng Philippine Drug Enforcement Agency Mimaropa ang pamahalang panlalawigan ng Oriental, Mindoro at ang Seventh-day Adventist Church. Idol Scabardo, Rinaldo Samarista, Gerald Deang, Lovely, Matsuo, Maria Luisa, Gemma Magadan, Eric Maho, Muhalin, Sek Aguila. Good morning or good afternoon.
senatorang okasyon personal Janet Luvinaria Pasyon Army Gabino. Hello Army. Jer Polanco. Yes, 7:38 AM kami. Jer Polanco. Razel Sukgang. Hello from Coronadal. I hear you, Razel. Robic Monterde. Thank you, Robic. Marie Tagnipis. Kobe Losyabab. Lorsely Venturina. Panawagan ng PIDEA sa mga mamamayan na patuloy na magsama-sama at suportahan ang kanilang mga programa laban sa operasyon ng ilegal na droga. Mula sa lungsod ng Lucena, ito si Leonie Landicio Alquire, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Report. At si Congressman Erica. Si Congressman Erica Abueg, dahil niwalang nasa tama ang tinataak ng pamahalaang Duterte mula sa lalawigan ng Palawan. Gudi Sarsaga, May Kabuang Report. Radyo Pilipinas Report. Naniniwala si Palawan 2nd District Congressman Erica Abueg na nasa tama ang mga tinataak na nadat ng Duterte Administration. Reaction ni Colonel Abueg sa katatapos lamang na sona ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Aniya, nararapat ding makita lahat sa mga naisin ng pamahalaan, lalo na ang mamamayan sa paglaban sa droga, kriminalidad at korupsyon na pangunahing advocate nila ng Pangulong Duterte. Nakatutulong din niya ang dinatag na hotline ng Presidente at ang pagtawag sa 888 para sa mga reklamo sa sinumang nagmamalabis na kabani o opisyal ng bayan. Ayon pa kaya Abueg, dudbot din ang suporta binibigay ng Kongreso sa mga mithingi ng Presidente kabilang na dito ang pagkakaproba ng kanyang inihaing tax reform package at ang pagsang-ayon at pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Mula lungsod ng Puerto Princesa, Palawan, Gudi Sarsaga, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. At Iloilo 3rd District Congressman Arthur Defensor Jr. nasiyahan sa pagsabi ng Pangulong Duterte sa kanyang sona tungkol sa mining industry mula Iloilo, Bing, Pabiona para sa buong report. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Nasiyahan si Iloilo 3rd District Congressman Arthur Defensor Jr. sabi ni Presidente Rodrigo Duterte sa kanyang sona tungkol sa mining industry kung saan binigyan din ito na hindi dapat i-export ang mga metal at minerals bilang raw materials. Sa ngayon, ang Congressman Defensor, ang putik na siyang produkto sa pagmimina ay pinapadala abroad at hindi ito pinaproseso sa bansa upang maging metal. Gusto niya Pangulong Duterte na ang bansa na sana mismo ang magproseso ng metal. Sa pamilya Defensor, mayroon siyang bill kung may dito dahil naniniwala siya na dapat dito na sa bansa ang pag-proseso ng metal. Anya, nagpasa siya ng bill sa pagbuo ng Philippine Metal Energy Corporation na isang government corporation upang mag-proseso ng metals upang magbuo ng metal industry para sa industrialization at development. Ang nasabing bill ang nahiling na at naaprubahan sa committee at hinihintay na lang ng congressman ang substitute bill upang ipasa ito sa Committee on Appropriations. Hindi inaasahan ni Defensor na sasabihin ni Pangulong Duterte sa kanyang sona ang tungkol sa metal industry, ngunit nagpapasalamat na rin siya na binigyang pansin ito. Sa Iloilo, Bingo Biona para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Tinatay ang 1 bilyong piso ng karagdagang pondo. Ha? Good news po ito para sa mga OFW. Makinig, makinig. Ang ipinag-utos ng Pangulong Duterte para ilaan sa kapakanan ng overseas Filipino workers, si Melanie Reyes para sa buong detalye. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang karagdagang pondo na 1 billion pesos para sa mga overseas Filipino workers. Sa kanyang 2nd State of the Nation address, sinabi ng Pangulo na kung ang nakalaan pondo para sa mga OFWs ay nasa 400 million lamang, ngayon anya ay dapat mas mataas na ito ng higit sa 1 bilyong piso. Paliwanag ng Pangulo, responsibilidad ng gobyerno ng Pilipinas na pangalagaan ang karapatan at kapangalan ng mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kinilala rin ng Pangulo ang napakalaking ambag ng mga OFWs at mga migrant workers sa ekonomiya ng Pilipinas.
Kaya naman standing order ng Pangulo, paghusayin ang mga programa at serbisyo ng gobyerno sa mga Pinoy workers abroad. Kabilang sa mga proyekto ng Duterte Administration na agad na mararamdaman ng mga OFWs ay ang IDOL o OFW ID, pagtatatag ng OFW Bank, karagdagang pondo para sa reintegration program at mas disiplinado, may manasakit ng mga Philippine Labor Association. IDOL, sana magkaroon ng FM ng programa. Para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At sa iba pang mga balita ay ginitamaan ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto ang pagbuhay at pagpulong ng isang Joint Senate House Oversight Committee upang repasuhin ang pagpapatupad ng 150,000 pesos halaga ng taunang tax-free balikbayan box shipments si Jojo Ismael para sa kabuuang detalye. Nalawag si Senate President Pro Tempore Ralph Recto para sa agarang pag-activate at pagpupulong ng isang Joint Senate House Oversight Committee para reviewin ang implementasyon ng Republic Act 10863 na nagtatakda ng hanggang 150,000 piso ng kabuuang halaga ng taunang tax-free balikbayan box shipments. Sinabi ni Recto ng Congressional Customs and Tariff Oversight Committee na may mandatong i-monitor ang tamang implementasyon ng nasabing batas, ang tamang grupo na dapat mag-imbestiga kung ang mga panuntunan ay di tama. Dagdag ng mambabatas ng pagpupulong ng Oversight Panel ay kagyat na kinakailangan din ng Delta Crisis sa Marawi upang malaman kung ang batas at ang sistema ng nagpapahintulot para sa duty-free shipment ng mga donated relief goods para sa mga evacuees nalinsunod sa tinatadhana sa Republic Act 10863 ay nasa lugar na. Ginawa ni Recto ang kanyang panawagan makaraan na magpadlabas ang Bureau of Customs ng panuntunan para sa paraan ng pagpapadala ng mga overseas Filipino ng balikbayan box patungo sa bansa, kabilang dito ang pagdidikit sa kahon ng detalyadong listahan ng nilalaman at ilagay sa loob ng box o kahon ang reserva ng mga labiling brand new na mga produkto. Ang direkto, kaisa siya sa damdamin ng maraming OFW na kung naka-advance ang listahan ng mga nilalaman na kanilang ipinadadalang balikbayan box, ay maaaring maging mapalukso lamang ito para sa matuling hanlan para buksan at nakawin ng mga ito. Mula sa Senado, George Ismael, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 12:30 na po ng tanghali. Mga mainit na balita pa rin sa aming pagbabalik. News sa Nick Barako, 3-1 Coffee. Mga tol, Robin Padilla po, kasama si Barack Umaga, ang mascot ng San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Kaping gigising sa'yo. Andito kami para siguradong gising kayo. Barack, mag-physical exercise tayo. Pampainip ng katawan. Burong braso, hamunin niyo yung katabi niyo dyan at gisingin niyo ang mga biceps. Ready, set, gising! Panalo? Yes. Talo? What? Okay lang. Basta gising. Ganyan ang pagising ang tagagising ng bayan. San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Thank you po. Ako si Robin Padilla at si Barack Umaga. Nagsasabing, gising tayo. Bayan! Mabuting balita mula sa SSS. Ngayon, may mga bagong branches na. Ang SSS ay madali nang mapupuntahan. Bawas oras sa biyahe, tipid sa pasahe, mas tipid sa transaksyon para sa mga Pilipino. Tandaan, lahat ng kailangang transaksyon sa SSS ay pwede sa anumang branch nito. Buti na lang, may mga bagong SSS branches na. Alamin na silang malapit sa iyo. Tumawag sa 920-6446-1055. Mag-login sa www.sss.gov.ph. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas News Nationwide.
At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, bibigyang pagkilala ni Pangulong Duterte ang mga tinaguriang fallen soldiers ng Marawi mamayang hapon sa Malacañang na dadaluhan ng mga naiwang pamilya ng mga bayaning pulis at sundalo. Si Alvin Baltasar para sa kabuuang detalye. Bibigyan po gay ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga tinaguriang fallen soldiers ng Marawi mamaya sa palasyo ng Malacañang. Nakatakda itong daluhan ng mga naiwang pamilya ng mga bayaning pulis at sundalo na manggagaling sa iba't ibang mga lugar. Sagot naman ng PAL ang dalawang domestic ticket patungong Maynila ng bawat pamilyang dadalo sa mamayang event na pasasalamat sa ginawang kabayanihan ng pwersa ng pamahalaang nakipagbakbakan sa Marawi. Una dito ay 2 milyong piso muna na ang ipinagkaloob ng nasabing airline company sa Forces of the Philippines. Inaasahang magbibigay din ng kaukulang panahon ang Pangulong Duterte upang siya isang makuusap ang mga naiwang pamilya ng mga pulis at sundalong nasawi sa pakikipaglaban sa mga terorista sa lungsod ng Marawi. Mula pa rin dito sa Palasyo ng Malacañang, Alvin Baltasar para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. At posibleng taasan ng Pangulong Duterte ang singil sa buwis ng mga may-ari ng minahan sa bansa. Ayon kay Pangulong Duterte, ito ang kanyang babala sa mga mining firm na bigong may balik ang environmental damages na idinulot ng komunidad. Aniya dapat sumunod ang mga ito sa kayusan na ipinatutupad hinggil sa pagprotekta ng kapaligiran. Pero ayong mga mayaman na kayo, mga mining company, ito ang steal ko sa inyo. Either I will raise the taxes. Ang kumikita niyan, i-reserve ko to compensate for those who are suffering and in agony. You come to come up with the number. You have to come up with a substitute. Either spend to restore the virginity of the source or I will tax you to death. Ang tinig ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Radyo Pilipinas News Nationwide. Handang suportahan naman ang alyansang Tigil Minang aksyon ng Pangulo hinggil sa pagkakaroon ng bagong batas sa pagmimina. Ayon sa grupo ay kinatuwa nila ang pagtukoy ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address sa SONA sa problema ng pagmimina sa ating bansa. Kaugnay nito, handa ang naturang grupo na magbigay ng konkretong rekomendasyon para sa bubuing batas singgil sa pagmimina. Pabor din ang alyansang Tigil Mina sa plano ng Pangulong Duterte na taasan ng buwis ang mga minahan dahil malaking epekto ang idinudulot ng mga ito sa ating kalikasan. Radyo Pilipinas News Nationwide. At nais din ang Pangulong Duterte na baguhin ang procurement procedure ng Department of Health. Sa kanyang SONA kahapon, ipinag-utos ng Pangulo kay Health Secretary Pauline Jean Obial na baguhin ang procurement law mula sa delivery of goods hanggang sa pagbili ng hospital equipment sa mga gamot. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na siya ang bahala sa mga Pilipinong walang kakayahang magbayad ng kanilang balanse sa pagpapagamot sa ospital. Aniya, mas paigtingin pa ang health insurance at health benefits gaya na lamang ng no balance billing policy para sa ating mga kababayan. We expanded health insurance coverage and benefits. The destitute and the indigent or those who just could not afford hospitalization can now be provided with free services of government operated and public hospitals as well as we have started implementation of the no balance billing policy. Pilipino na kikinig sa akin ngayon. Ngayon na ba ito ba? May hospital kayo. Ako ang bayad. Putali na Manila ako matimanda. Pasok lang kayo ng occupied hospital. Sabihin mo lang, pato, pasok kayo ng hospital, sabihin nyo na sabi ni Mayor Duterte pa, pagamot daw kami sa daw ang bahala magbayad. Ang tinig ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Radyo Pilipinas News Nationwide.
Sa ibang balita naman, itinuturing ng Department of Tourism o DOT na isang bright spot para sa ekonomiya ang unang taon ng Pangulong Duterte. Ito ay kasunod ng pagtaas ng halos 221 bilyong pisong kita mula sa turismo sa unang taon pa lang ng kasalukuyang administrasyon. Naitala ang naturang halaga mula July 2016 hanggang May 2017. Ayon sa DOT, mas mataas ng halos 110% ang nasabing kita sa turismo kumpara sa unang 11 buwan ng Aquino administration. Samantala, pumapalo na sa halos 6 na milyong international tourist arrivals ang naitatala ng ahensya sa parehong panahon. Paliwanag pa ng DOT, nakatulong sa paglago ng turismo ang mga hakbang ng gobyerno laban sa mga banta. Pagkakaroon ng maayos at ligtas na kapaligiran, pagpapataas ng tiwala ng mga turista, maging ang mga idinaos na aktibidad sa bansa gaya ng Miss Universe Pageant, Third Madrid Fusion Manila, ASEAN Conference at United Nations World Tourism Organization, Sixth International Conference on Statistics. Radyo Pilipinas News Nationwide. Labis ding ikinasaya ng Trade Union Congress of the Philippines ang paglagda ng Pangulong Duterte sa International Labor Organization Convention 151 na sasawata sa kontraktualisasyon sa gobyerno. Si Melanie Reyes para sa buong detalye. Pinuri ng Trade Union Congress of the Philippines si Pangulong Rodrigo Duterte sa paglagda nito ng International Labor Organization Convention 151. Layon ng Convention 151 na masawata mga contractualization sa gobyerno. Marie Grace Najera, good afternoon. Maria Cruz, Martesio, Nelfa, Ricky Santana, David Bin Habner, Mela Hader, Feli Tartersal, Garcia Jen, Mara Hall, good afternoon. Kapag ito ay ratified na, kauna-unahan ng Pilipinas sa Asia-Pacific na mag-a-adapt ang natulang convention. Okay. Ayon pa kay Mendoza na natiling committed ang TUCP na i-promote ang kapakanan ng public workers na umaabot sa 1.3 million employees na nagtatrabaho sa gobyerno sa ilalim ng job order at contract of service. Melanie Vados Reyes para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At PDRRMO, CDRMMO at BFP magsasanib puwersa para sa ikapasang human-induced disaster drill ngayong Biyernes mula Borongan Eastern Samar, Sok Aberia, nag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Magsasanib puwersa ang Eastern Samar Police Office, SPPO, Federal Office ng Silangang Samar, Tribune Office ng Lungsod ng Borongan at Office of the City Fire Marshal ng Borongan sa ikapasang Human Disaster Drill sa Lutanong Kapitulo sa Lungsod sa Biyernes, Mayo 28. Ayon kay Engineer Jaime Voltes, Tribune Officer ng LGU Borongan, layon ng naturang drill maging handa ang government functionaries sa kaling mayroong mangyayaring sakuna dulot ng Human Disaster. Kasama sa tututukang sinayo sa naturang drill, hosted stake at sunod kung saan mayroon halos 20 biktima ang kailangan. Inugdagdag pa niya, magpapagawa rin ang kalintulad na drill sa gusaring lungsod ng Durangan sa buwan ng Agosto. Mula rito sa lungsod ng Durangan, sa Adria, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At Bureau of Immigration karaga nilinaw na hindi nila sakop ang pagpapautang ng mga Indian Nationals o mga Bombay na nagpapa 5-6 mula Butuan, Tutsiliko para sa kabuuang detalye. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Nilinaw ngayon ng Bureau of Immigration Caraga Region na hindi nila sakop ang mga kasong pagpapautang o pagpa 5-6 ng mga Indian National o kaya itong mga tinatawag na Bombay na nagpapautang ng pera sa illegal na paraan. Ito ang nilinaw ngayon ni Chief Immigration Officer Cesar Armel Valdez ng Makapanayam ng Radyo Pilipinas. Sinabi ni Valdez, ang sakop lamang ng Bureau of Immigration ay ang pag-check kung ang mga immigration documents na inawakan ito ng Indian National ay naaayon sa kasong immigration law. Ang taong bayan hinggil sa iligal na pagpapautang ito mga Indian Nationals, tutulog na lang sila
kaanggapan ng PNP o kaya sa Department of Trade and Industry. Mula dito sa lungsod ng Butuan, ito si Kutsi Ikot nagulat para sa Radyo Pilipinas. At Muslim doctors ng Zamba Sulta nagkaisa para sa isinagawang medical mission. Mula Tawi-Tawi, Allen Pasaporte para sa detalye. Yes, sa Assalamualaikum Pilipinas, sa pag hindi tumatawi-tawi, umugustimul lang apat sa ating mga motion doctors sa New Desambuang Life School of Medicine ang nagkaisa upang maisagawa ang medical mission dito sa Tawi-Tawi. Sila ang mga motion doctors ng katutubo ay galing sa Basilan, Silua, Tawi-Tawi. Sa unang apat na araw ng servisyo, 371 ang nabigyan ng medical servisyo at gamot, kasali na dito ang edad na 61 years old na nagpatuloy. Malaki ang pasasalamat ng team head na si Dr. Abdal Singh sa pakikisa ng mga residensya dito, lalo nila sa mga donor, upang may katatuparan ang sabi ng medical mission. Samantara, ang chancellor ng MEC Tawi-Tawi na si Dr. Sergio Cepali ay tumuli din upang gumaan kahit papaano sa kanila dito, lalong-lalong na sa usaping accommodation. Ang kapay nakatahan sa MEC Tawi-Tawi School of Fisheries, ginawa ang centralized... Be-break daw muna tayo. O, probinsya, magpasabot. Sabi mo kay Engine. Samantala sa isa pang balita, dahil sa Tawi-Tawi School of Research of Dio, kung tawagin, napasakamay ng Philippine Maritime Membro ng Abu Talas Group at Singapore and Sangam na si Ara Kaminde ng Lagaan Paganak at Sabina na si Hanipa ng Poblasyon Paganak at Turtle Island. Ang dalawang nasabing AFC at ARFC ay kinustado sa sabibos na si Alvin Bagaji Elias Dani, Martin Saituan Elias Apo Mike at Lee Abraham Hamid na kung saan lahat sila ay siligoy. Ang nasabing operasyon ay isang na successful contribution sa nilaunch ng Indo-Malti o Indonesian Malaysian Philippine Combined Maritime Center since ang dalawang subject ay kasama sa Malaysia's 23 high-profile ANZ-AFRC members wanted news na involved sa sea tracking, kidnapping, border ng Saba at Tawi-Tawi. Bakit humihina-hina ikaw mga reporter na isang mga pasmisan mahina? Really? Ayun mo, hindi marinig yan ang report na yan. Radyo Pilipinas News Nationwide. At direct seeding malaking tulong sa mga magsasaka dahil sa kakulangan ng patubig para sa palay at cropping. Mula Ilocos Sur, Omar Aquino, my report. Radyo Pilipinas report. Malaking tulong para sa mga magsasaka ang direct seeding dahil sa kakulangan ng patubig para sa palay at cropping season ngayong taon. Sinabi ni Concepcion Madriaga, Municipal Agriculture Officer ng Bayan ng Bagdad, maraming mga magsasaka na gumagamit ngayon ng ganitong estilo ng pagtatanim. Ito ay upang mapawasan ang mataas ng production cost at labor mula sa tradisyonal na pamamaraan na nagtatanim muna ng pula bago tuloyan itanim ang palay. Sinabi niya, maraming magsasaka na nakapagtanim na ng kanilang palay sa kabila na ito ay nagsimula huling buwan ng Hunyo. Paliwanag ni Madriaga, maganda ang direct feeding lalo kung ito ay nabibigyan ng sapat na patubig. Umaasa naman ang Municipal Agriculture Office na makakamit pa rin ang gagawa production ng palay ng nasabing bayan. Ngayon at dito, isa ang Farmers Communicators Association ang tumihiling sa National Irrigation Administration upang itawalang bisa ang pagkakautang sa patubig ng maraming magsasaka sa lalawigan. Sa palaan ng Municipal Agriculture Office, may di-isang ang akreditadong magsasaka ng nasabing bayan. Mula sa lalawigan ng Ilocos Sur, Omar Antonio Aquino, Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, 12:46 na ng tanghali. Magbabalik pa po ang Radyo Pilipinas Nationwide News. Ito ang pangako ko. Hindi madali ang magiging OFW kasi as a Filipino, parang hindi mo ma-appreciate na ikaw na Pilipino na nangangamuhat ka sa ibang bansa. Ang pagtrabaho niyo sa labas, hanggang dyan. Higit ko muna ang mga 1,500 na ang nakinamang dito sa programang ito. And si Eden ay isa doon. Kung ano man ang skills natin ang gagawin natin dito dahil napakilas ang Pilipino. Pamahalaang mula sa masa para sa masa. Marami siyang mahiga, 710 barangay sa 18 regyon ang apektado sa isang bansa sa isang buhay. Magpinto-kinto na lang tayo. Hahayaan mo bang madagdagan pa?
Kumilos ka na, may magagawa ka pa. May pinalaman sa illegal na droga. Tumawag sa PIDEA call hotline o mag-text sa 0999-888-7332, 0927-915-0616 o sa 0925-573-7332. May lakas sa pagkakaisa. Protektahan ang bawat pamilyang Pilipino laban sa illegal na droga. Isang mensahe mula sa PIA, PIDEA at ng himpilang ito. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas News Nationwide. Alas 12:48, dire-diretso po tayo sa ating mga balitaan. Tumanggap ang Pilipinas ng halos 3,000 armas mula sa bansang China. Ayon niyan kay PNP Chief Director General Ronald De Rosa, na ibigay na ang nasabing armas sa iba't ibang police regional offices. Ipinag-utos din ni De La Rosa ang ipamamahagi ng mga baril para agad magamit ng mga pulis sa field, lalo na't nagbabanta ng pag-atake ang NPA. Sumailalim ang mga armas sa ballistic test at documentation kung saan inilipat sa Philippine National Police mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Samantala, nasa 100 armas ang naiwan sa AFP na gagamitin naman ng militar sa kanilang search and evaluation. At sa iba pang mga balita, inaasahang magpapatatag sa posisyon ng Pilipinas bilang global hub for future or for furniture sa 2030, ang tinatayang 9.13 million pesos project ng kasangkapang iniluluwas na inaprubahan ng Board of Investment. Ang buwang detalye mula kay Josette Olivera. Radyo Pilipinas report. Inaprubahan ng Philippine Board of Investments o BOI ang aplikasyon ng pagpaparehistro sa 10.13 milyong pisong proyekto sa Kabangkalan, Mandawi City ng Maison Galuchat Incorporated. Ang Maison ay gumagawa ng kasangkapan at aksesorya na nag-e-export ng 100% ng production sa Asia, Europa at Estados Unidos. Ang kumpanya ay mayroong 53 manggagawa at kukuha pa ng 120 na karagdagang kawani sa taong 2022. Malugod na tinanggap ni Trade Under Secretary for Industry Development at BOI Managing Secretary Rodolfo ang pag-aproba ng proyekto na magluluwas ng produkto sa malaking pagbibilihan sa ibayong dagat dahil ito ay magtataas ng posisyon ng bansa sa global hub para sa paggawa ng kasangkapan. Ang furniture roadmap ng pananaw ay maging pandaigdigang sentro ng kasangkapan ng Pilipinas sa 2030 ay binalangkas ng Chamber of Furniture Industries of the Philippines Incorporated, ang pambansang grupo ng mga kumpanya, chapter at affiliates na magkasanib na nagtatrabaho para sa pakinabang at pagsustine ng paglago ng industriya ng kasangkapan sa bansa sa ilalim ng pamamatnubay ng BOI. Upang matugunan ang target ay sinuportahan ng ahensya ang lokal na industriya sa pagpapaibayo na magsisikap upang ito ay may ilalaban sa international market. Natukoy ang iba't ibang programa para sumulong ang kakayahan sa paggawa ng sunod sa moda na papanahong disenyo para natili ng kontrol sa kalidad ng produkto at pagbabago na ang gamit ay lokal at nasusteneng materyales lalo na sa bahagi at peraso na gumagamit ng katutubong materyales tulad ng abaka, kawayan, koy ng niyog, buri at pinya. Ang proyekto ang kauna-unahang ng Micro and Small Enterprise Project na inaprubahan ng Board of Investment Cebu Extension Office. Ang furniture and fixture exports ay patuloy na lumalakas sa nakalipas na 6 na taon at lumilitaw na mula $131.87 million ng export noong 2011 ay lumago ito ng $202.14 million noong Disyembre ng nakalipas na taon. Para sa Radyo Pilipinas, Josette Olivera, Department of Trade and Industry. Radyo Pilipinas News Nationwide. At balitang pang kalusugan naman, umaasa ang Department of Health o DOH na mas marami ang tatawag sa kanilang DOH Quick Line o Helpline. Ito ay kasunod ng pagpapatupad ng Executive Order 26 o ang Nationwide Smoking Ban sa pool noong Hulyo 23. Ayon sa DOH, umaasa sila na mas maraming smoker ang titigil na sa kanilang paninigarilyo. Kasabay nito, inaasahan din ng kagawaran na mas maraming smokers ang tatawag at hihingi ng payo sa kanilang helpline.
Batay sa datos ng ahensya, simula ng ilunsad ang naturang bana sa average na 20 tawag kada araw ang kanilang natatanggap mula sa mga mahilig manigarilyo. Positido po naman ang DOH na magiging matagumpay ang pagpapatupad ng smoking ban sa buong bansa. At Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga TNBS, hindi raw nagbabayad ng buwis at hindi nagbibigay ng 20% discount ayon sa isang grupo ng mga mananakay mula Lungsod Quezon, Michael Rogas para sa Kabuang Detalye. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Erwin, bukod sa pagiging koloro ng maraming miyembro ng GOM, Uber at Yuhup, o Yuhup, hindi rin nagbibigay ng 20% discount ang mga ito sa kanilang mga pasahero ng personal with disability at mga senior citizen. Itong gawang pag-ubunyak ay na ito, tapos itong si Edad Dityak ko, okay na yan. Ayon kay ito, hindi kasi naglaan ng fair metric ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na aprobahan nila noon ang aplikasyon ng Transport Network Company o TNC. Dahil di kayo minungkain ni itong sa LTFRB na isama ito sa mga dapat na resolbahin bago tuluyan bigyan ng permit o ng mga permanent authority ang Transport Network Visio System o TNBR na ilalim na kailalim ng Uber, Grab at Yuhup. Ang pabigyan ng 20% discount ay isang mandatory law kung saan ito itong privilegio na ibibigay sa mga may kapansan at mga nakatatanda kabilang dito ang pagsakay sa mga public transport. Samantala, sabi pa rin itong Simpson, hindi rin wala nagpapayad ng tamang buwis ang mga TNBS dahil wala naman daw itong ini-issue resibo para saan lang mga pasahero. Hindi anya tulad ng mga meter taxi na mayroong resibo na ngayon na ibinibigay sa mga pasahero sa bintasa. Kaya mga ito, nakalika na ang mga taxi. Mula sa Lungsod Quezon, ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At mga gustong tumulong sa mga mahihirap ayon kay VP Robredo, pwede nang tumulong gamit ang Facebook Ega Bityapko para sa kabuuang report. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Sa pamamagitan ng Facebook lamang ay makakahanap na sa pag-expedient din ni Robredo ng mga kababayan nating may kakayahan sa buhay na makakasama niya sa pagtulong para sa mga mahihirap. Mula nang tanggalin sa tungkulin si Vice President Daniel Robredo sa pagiging Secretary of Housing and Urban Development Council, ay wala nang posisyon si Robredo maliban sa pagiging Vice Presidente. Wala namang tungkulin maliban sa pagiging reserva sakaling mapakante ang posisyon ng Presidente ng Pilipinas. Dahil sa sitwasyong ito ni Vice President Robredo ay siya na mismo ang naghahanap ng kanyang magagawa upang makatulong kay Presidente Duterte upang mahirap ang buhay ng mga maralita. Ito ay sa pamamagitan ng Angat Buhay Program na layong dipunin ang mga mayayamang mga korporasyon at individual na gustong makatulong sa mga mahihirap pero hindi malaman kung paano gagawin sa kanyang talumpate. Kanina, sinabi ni Robredo sa barangay Novaliches proper sa Quezon City na pinanggit niya ang ilang mga individual na tumulong at bigay ng mga upuan sa mga classroom para sa mga kabataang nag-aaral na nasa classroom ng nakatayon. Marami sa mga eskwelahan pala, no? Na yung mga estudyante, kung 30 o 40 ang mga estudyante, 12 lang yung nakaupo. Kaya yung mga iba nakatayo at hili-hilera sila, depende sa araw kung sino upo para sa isang araw. Ganyan din ay mula sa ipinost ni Robredo sa Facebook na nakatulong naman sa isang labanderang nakatira sa maliit na bahay na may inaalaga ang 32-year-old na apong may cerebral palsy na kanyang patsyali ng bahay na ito dahil ayun ang ginagawa ng ating Vice Presidente na mamasyal sa mga liblib na lugar sa Pilipinas na kung saan ay hindi umaabot ang tulong ng pamahalaan at siya mismo ang nag-uugnay
sa mga ito doon sa mga korporasyon o may mga mayayaman na gustong tumulong, at sila ay patuloy na nagbibigay ng mga pera o kung ano mang tulong o kahit anong mga gamit o mga materials para mga tulong sa mga mahihirap. Kaya sa mga gusto pa rin mag-contribute para mga tulong sa mahihirap, yung nawalang oras na gawin ito o hindi alam kung paano ay mangyari naman, kontakin sa Facebook si Vice President. Wala dito sa SB Plaza, dito po sa Marichel's Number, Quezon City. Ito si Edgar Dipiaco, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. At sa balitang ibayong dagat naman, Siam na entities at Siam na individual ang itinagdag ng Saudi Arabia, Egypt, United Arab Emirates at Bahrain sa kanilang ban hinggil sa muna ipagkakaroon ng kaugnayan sa Qatar na sumusuporta muna sa terorismo. Batay sa ulat ng state news agency SPA, marami ng personalidad na iniugnay sa Qatar ang kabilang sa blacklist ng apat na Arab states. Pinutol ng nasabing Arab states ang lahat ng diplomatic at transport links sa Qatar sa unang bahagi ng Hunyo, bunsod ng mga pagsuporta ito sa terorismo. Iniulat ng SPA na kabilang sa bagong entity sa nasa ban list ang mula sa Libya at Yemen, at mga individual naman mula sa Qatar, Yemen at Kuwait na nila ay may direct at indirect contact sa Qatari authorities. Inakusahan ng apat na Arab states ang ilang mga individual na nagpupondo sa Nusra Front Jihadist at iba pang militia group sa Syria, habang ang iba naman ay sinasabi sumusuporta sa teroristang Al-Qaeda group. Radyo Pilipinas News Nationwide. At narito muli ang ulo ng mga pangunahing balita. Pangulong Duterte, marami pang nice gawin upang mapanatili ang kapayapaan sa bansa. Sa isinagawang protesta ng mga militanteng grupo sa zona ni Pangulong Duterte, naging mapayapa naman sa kabuuan ayon yan sa Quezon City Police. At Pangulong Duterte, muling sasabak sa sunod-sunod na aktibidad ngayong araw matapos ang zona. Sa ibayong dagat naman, Siam na entities at Siam na individual na may kinalaman sa Qatar at terorismo ay dinagdag ng apat na Arab states sa kanilang blacklist. At yan ang kabuuan ng mga nagbabagang balita dito sa Radyo Pilipinas Nationwide News. Ako po si Erwin Tulfo. Hanggang bukas, kami po ay nag-iwan sa inyo ng isang magandang tanghali, bayan! Ito ang Duterte on Duty, ulat sa ginagawa ng Presidente, July 13, Webes. Dumalo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa situation briefing ng NDRRMC sa Ormoc City dahil sa naranasang magnitude 6.5 na lindol sa Leyte noong July 6, 2017. July 14, Biyernes. Pinasalamatan ng Pangulo ang mga dumalo sa 11th Ambassador's Tour Philippine Reception na ginalap sa Davao City. Ginalaan din ng Pangulo ang mga opisyal ng gobyerno na tigilan na ang korupsyon. We are just workers of government. Thank you, ha? We are paid to work. We are not paid to strut around. July 15, Sabado, dinalo ng Pangulo ang mga sugatang sundalo ng 21st Infantry Brigade na nakipagbakbakan sa Abu Sayyaf noong July 8 sa Patikul, Sulu. Pinarangalan niya ang mga ito ng Wounded Personal Medal, kalibre 45 na baril at binigyan ng tulong pinansyal. July 17, Lunes, pinangunahan ng Pangulo ang mass oath-taking ng mga bagong presidential appointees at officials mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Magkaibigan kayo lahat, kasi kung hindi kayo magkaibigan, hindi ko kayo ulatin. Ito na parang nagkamali ko yan, para ito talaga. Babanatan din. Dumalo si Pangulong Duterte sa paglulunsad ng aklat ni dating Pangulong Fidel Ramos na may pamagat na Make Change Work. Tinanggap ni Pangulong Duterte mula kay Bangsamoro Transition Commission Chair na si Ghazali Jamaar ang proposed Bangsamoro Basic Law. The draft Bangsamoro Basic Law embodies our shared aspiration of a peaceful, orderly, and harmonious nation.
after decades of armed struggle and violence, will soon come up with a constitutionally consistent legal instrument that will lay the foundation for establishing the real and lasting peace in Mindanao. July 18, Martes, ipinamahagi ni Pangulong Duterte ang 3,000 kalibre 45 na baril sa Armed Forces of the Philippines bilang pagtupad sa pangakong maglalaan ng armas para sa mga sundalo. Nakipag-usap naman ang Pangulo sa mga miyembro ng bagong alyansang makabayan sa President's Hall sa Malacañang. Nakipagkulong din ang Pangulo sa kinatawan ng GRP Peace Panel sa pamumuno ni Secretary Jesus Dureza at Secretary Sylvester Bello III. Sinunda naman ito ng tulong kasama ang GPH-MNLF Implementing Peace Panel na dinaluhan ni MNLF Leader Nur Misuari. Hinarap din ang Pangulo sa isang pulong ang mga Cordillera Autonomy Leaders at tinalakay ang pagsuporta ng gobyerno sa autonomiya ng Cordillera Region. Ito ano mo kung ilang oras pa ito? Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. Baka pwede pang jibinggin. Natapos na. Natapos na. Jibinggin sana po eh. Erwin Tulfo Live. Walang awag na komentaryo. Pagbabalita at serbisyo publiko. Serbisyo publiko. All in one. Erwin Tulfo Live. Exclusive sa All of us want peace. Not the peace of the dead, but the peace of the living. But human rights, but human rights, but human rights cannot be used as a shield or an excuse to destroy the country. Yan naman po, nabanggit ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang ikalawang State of the Nation address kahapon po, mga tol, mga bes, ha? Tumagal po na mahigit 2 oras ang talumpati ng Pangulo at yun po, ha? Kahapon na mga nabanggit ng Pangulo at kinastigo, nasabon, nilabhan, kinula, lahat na, pinigaan pa, ha? Ang Office of the Ombudsman at ang Commission on Human Rights, ha? Dahil daw, pag may mga patayan na ganito, pag ang namamatay mga inosente, mga sibilyan, mga bata, tahimik daw ang mga kumag, ha? Tahimik daw si Conchita Carpio Morales, tahimik ang CHR. Pero pag ang sundalo ang nakapatay, ang sundalo ang napatay, ha? Or ang sundalo ang nakapatay, police, nagngangak-ngak ang mga hinayupa. Mm-hmm. Agree naman ho ako doon, pansinin ho ninyo, ha? Kapag ang mga nakakapatay, mga NPA, mga Abu Sayyaf, mga Maote, quiet, ha? Maging yung massacre na nangyari sa Bulacan, tahimik ang CHR, hindi nagsasalita, ha? Akala mo may zipper, akala mo may glue ang mga bibig, ha? Pati si Conchita Carpio Morales. Pero pag napatay yung suspect, ha? Kagad na suspect, saka agad ang gobyerno ang pumatay. Ito po ang sinasabi ng Pangulong Duterte, okay lang pag-usapan, ha? Kastiguhin ninyo. Pero, ha? Pagalitan ninyo ang polis, pero huwag ninyong gamitin itong kasangkapan para atakihin ang pamahalaan. Tama naman po ang Pangulong Duterte ho dyan. And kahapon nga po, ha? Ilan pa sa mga highlights ng mga ng Pangulong Duterte ay itong Sos Mariosep, na yung mga corrupt daw, na mga corrupt na government employees, mga government officials, oy, kung kayo ay nasa gobyerno, maghinay-hinay at dahan-dahan na, dahil meron na pong abiso ang Pangulo sa mga kababayan natin. Pag sila ay biktima ng pang-aabuso, kawalang-hiyaan, katamaran, pagtataray ng mga nasa gobyerno, pwede na po silang tumawag sa 8888, ha? At si Pangulong Duterte na ang bahala kumastigo doon sa empleyado ng gobyerno. Very good, very well said and done ho yan.
Anyway, kahapon mga kapatid, ha, mga tol, mga bes, may mga natuwa sa, marami po ang natuwa, of course. At maraming ding hindi masyado natuwa, lalong-lalo na isang senadora, kung napansin nyo ninyo, abay, talagang hindi tumatawa eh. Hindi ko alam kung may allergy ho yun, o di kaya talagang ayaw lang ngumiti ng isang senadora po kahapon. Marami po nakapansin. Nevertheless, ha, ito po ang mga pag-uusapan ho natin. Ito po ang ating tatalakayin. Balikan natin yung mga highlights ng State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nasa linya po ng aming telepono, ha? Isa pong kilalang political analyst at political science professor din at UP Assistant Vice President for Public Affairs. Walang iba kundi si Professor Ranjit Rai. Magandang hapon, Professor Rai, sir. Magandang hapon, Idol, at saka sa mga nakikinig sa atin. Alright. Sir, tama lang ba? May kulang yung mga gusto mong narinig? Narinig mo ba? O may mga hindi ka narinig? Ano pa ba dapat ang sinabi ng Pangulo kahapon, sir? Alam mo kasi, hindi ganun yung paralo po, Idol. Alam mo, yung presidente, meron siyang agenda at yan ang bagabayo, yan ang ulma ng kanyang sona, yan ang kanyang framework para sa sona. I think the president highlighted what he needed to highlight. Yung lang, alam mo naman, syempre, iba-ibang tingin at sa style ng presidente. Alam mo, it was a good speech when he was reading it. Pero sa katotohanan, marami sa mga pakakasama ko rin sa universidad, sabi, sana kung binasa na lang niya. Pero kasi, alam mo, presidente, I think we got an inkling, we got a glimpse, no, of how he thinks on certain issues. Pero ano ba mga highlights? One by one, tanggal mo yung ingay at saka yung hindi natin pagkakaibigyan sa style niya. Pwede mo yung substance, yung pinaka-importante sa speech. He spoke against mining. Uh-huh. He spoke for the environment. Uh-huh. He spoke for increased support for health. Uh-huh. He spoke about some of the achievements of his own administration. Mm. He also spoke of the challenges of governance and the why he needs all of us to help him. He also talked about martial law. He also talked about his legislative agenda, which is the tax reform package. Napaka-importante po sa revenue. Napaka-controversial. Napaka-hirap na ipasa. No, sa IP sa Senate, andyan rin yung need niya for the land use plan. Nagbigay mo siya ng balangkas ng mga laws na kailangan nating ipasa. So in my view, he was able to express himself in his own words. Sige, sabihin natin, sige, hindi traditional, hindi, parang sabihin, hindi normal, at hindi siya natin expect, at siya rin mismo, hindi na-expect na lahat ng tao sasangayin sa kanya. Pero tingnan natin yung sinabi. Marami yung siyang sinabi na hindi karamihan narinig natin sa presidente. Yung paglaas, yung continuing priority niya on peace. Ang ganun yung challenge mo with the left, the peace process. Sinabi niya yung katotohanan. Aha. Okay? And then sinabi niya rin yung importante information. Tama nga siguro, git bukas. Talagang napaka-komplikado ng sitwasyon. Hindi na tayo mag-news live. Diretso na lang din sa 1 o'clock. Marami yung nagsasawa yung tao, bumibitaw. Pero tingnan, nag-focus doon sa promise ng mas improved na governance, mas focus on social development. At nakalaki mo ng budget na may pre-approve. Uh-huh. Na 3 trillion. Kamihan niya sa social development, idol. Mm. So yun ang sinasabi ko, may mga pagkakulang, pero sa style karamihan, pero sa substance, may naman talagang kulang. Marami siyang sinabi. Oh. Sir, ano po ang reaksyon ninyo yung binanatan din ng Pangulo? Talagang kulang nilang balata ng Pangulo, ang Ombudsman, at saka yung Commission on Human Rights when he started talking about na pag ang human rights daw at saka ombudsman, ha, kapag ang mga ika nga inosente ang napapatay, ha, mga pulis niya, mga sundalo niya napapatay ng mga rebelde, ng mga komunista, terorista, tahimik ang human rights, yung kagaya nangyari yung sa Bulacan daw, walang kamaririnig sa human rights. Pero pag ang pulis niya o militar nakapatay, mga kalaban, etc., napakaingay daw ng human rights. What is your thoughts on this, sir? I think, he wants to emphasize the fact that human rights, whether it's the victim or the perpetrator, is important. Alam mo, he said it, I think the best for me, what he said, that
he respects human rights and that he values it. Importante yun. Importante rin na natipan na rin yung tono ng presidente on certain issues. He also wants that, yeah, if sinasabi niya ito, she's speaking, gagawin niya yung trabaho niya. Right. Hindi siya makikinig sa iba dahil ayaw niya maging weak, ayaw niya maging timid dun sa pag-respond sa issue ng droga. Pero naman, sana niya, magkakasala mo may perspektiba yung mga mga dakilang kritiko niya. Alam mo, he's doing this because he has a particular view of the law. Yung sabi nga niya, yung an eye for an eye. Pag talagang police appearance, isang legal perspective yan about retribution, no? Pero alam mo, you disagree with it or not, I think he was very clear about how he saw the world. And he was not scared. He was very candid, in fact, to say what he means and means what he says. Sabi ko, tutuloy niya pa rin yung paglaban sa crimen kasi hindi rin questions dangerous to the ating lipunan. Hindi pwedeng, alam ba, malam niya tayo dito, pinapatayin ito yung bagong relasyon. Sinasabi niya, kung talagang mapasikusin niya, sige, tuloy niya yan. Wala naman akong progress, karapatan niya yan. Dito ko nang gagaling. Kaya alam mo, mas maintindi, hindi siguro para sa mga social sa kongreso yung speech niya. Pero sa taong bayan, siguro palagay ko narinig nila. Ito pala dito nang gagaling yung presidente. Hindi naman talaga dugo to. Meron siyang pananaw. At nakikita niya, mas importante yung interest ng bayan. Alright. He's not going to be popular. He's just going to do the best thing for the country. Yun ang gusto niya argumento. Alright, Professor Ranjit Rai, political analyst, sir. Maraming salamat. Magandang hapon po. Maraming salamat, Idol. Si Professor Ranjit Rai, mga katol, mga best, ha? Yan po, mga reaksyon ni Professor Rai. Huwag kahapon ho. Aba, marami po at maraming salamat pala mga tol, mga best sa pagtutok po ninyo dito sa Radyo Pilipinas 1 Facebook po. Nako, napakadami po ha, because yung inyo pong pagtutok ha, aba, pumaapat po kami yesterday po ha, sa viewership. Maraming salamat po mga tol, mga best. Anyway ha, tulad nga po ng nasabi natin ha, kahapon yung State of the Nation address ng Pangulong Duterte, aba, talagang sumentro po doon sa ika nga ha, unang pinag-usapan, tinalakay po agad yung mga pagmimina, yung mga umabuso, winalanghiya yung kalikasan, dapat lamang daw na magbayad ho sila, which is tama ha, which is right. Ang problema kasi iba, mina ng mina, kutkot ng kutkot dyan, pagkatapos makutkot, patapos na kalbuhin yung isang bahagi ng bundok ha, hindi na po tataniman ito, talagang asin kalbo na po ha. Hindi man lang ika nga ay magkakaroon ng reforestation o aayusin, basta bagkus iiwan na lamang. Pagkatapos napag-usapan din po about yung sa droga, pagpapatuloy daw po yung ika nga laban at kampanya sa droga. Pero yung isang kinainisan po ng Pangulo, mamaya po sa ating pagbabalik, pag-uusapan po natin yan, kinastigo po talaga ng Pangulo ang CHR maging ang ombudsman. Well, tama naman ho eh. Kasi hindi lang po ang Pangulo, kundi ang mga kababayan po natin ang nagsasabi na, yung mga nakikinig po sa atin, yung mga nakatutok po kay Pangulong Duterte, yung mga sumusuporta na mukhang itong CHR at saka ombudsman, ha? Mukhang ginagamit ito ng mga hinayupak na mga dilawan, ha? Konting utot na magngangaw-ngaw itong mga buwisit na ito, lalo na yung pagmumukha ni Conchita Carpio Morales, dapat na sa retirement home na hinayupak na ito. At pagkatapos yung isa pa, sino ba yung demonyo na yun? Yung may balbas pa, akala mo kung sino nga, kamukha tuloy ni Lucifer, yung sa CHR, si Gascon. Diyos ko po naman, isa pa yun. Ha? Pag yung mga tama nga naman ng Pangulo, pagkagaya yun, nangyayari sa Bulacan, oh, di ba? Namatay yung ika nga buong pamilya. Wala kang maririnig sa hinayupak na CHR na kinukundina yung mga kumatay, ha? Yung mga naambus na sundalo, ha? Yung mga pinatay na panadero, hindi mo marinig yung CHR o maging yung ombudsman, ha? Pero kapag ang napatay yung mga suspect, ha? Napatay sa inkwentro, napatay ng mga pulis, sa mga drug lord, ha? Puro ingay itong mga demonyo na sa CHR at saka ombudsman. Eh kaya nga ho'y napapansin. Pero tignan ho niya, maski anong ngaw-ngaw ng mga buwang na ito, ha? Sinisisi ang Pangulo, hindi po bumababa ang rating ng Pangulo. Bakit? Kasi gusto ng tao. Gusto ng tao kung anong ginagawa ng Pangulo, yung kamay na bakal, ha, ipinaiiral. Gusto ng sambayanan yung ginagawa ng Pangulo, pagdisiplina, ha?
yung style ng Pangulo na batas na an eye for an eye, ha? Yun ang gusto ng taong bayan. Anyway, magbabalik pa po ang programang ito, ang Erwin Tulfo Live. Diyan lamang ho kayo. Robin Padilla po. Totoy, good afternoon, Perla, JC, Garcia, Amanda Ray, Prince of an Arms. Kapeng gigising sa'yo. Martesio. Andito kami para Prince siguradong Rock. Gising kayo. Barato, mag-physical exercise tayo. Pampainip Albert Lin, Josie Hila. Hamunin niyo yung katabi niyo dyan. At gising niyo. Eh, of course, maraming tinamaan, Merlin. Ready, set, gising! Thank you, Risa Agustin, at Ibidad, Autensio. Talo? Yes, talo. Of course. Okay lang. Basta gising. Ganyang nagpagising ang tagagising ng bayan. New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Thank you po. Ako si Robin Padilla at si Barack Umaga. Nagsasabing, gising tayo, bayan! New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Mabuting balita mula sa SSS. Ngayon, may mga bagong branches na. Ang SSS ay madali na magpuntahan. Pauspon sa biyahe, bibig sa pasahe, pagbibig sa transaksyon para sa mga binibisyo. Tandaan, lahat ng kailangang transaksyon sa SSS ay pwede sa anumang branch nito. Buti na lang may mga bagong SSS branches na. Ang namin niya malapit sa iyo. Tumawag sa 920-6146-55. Mag-login sa www.sss.gov.ph. Alam nyo ho, mga tol, mga besa, bayan, ang problema po kasi, ang itinatagpo ang Commission on Human Rights para yan po ang magprotekta sa ating mamayan sa mga ikang pang-aabuso, paglabag sa batas, sa paglapastangan po sa ating karapatan. Pero ang problema po, itong Commission on Human Rights po natin, ha, maging itong demonyong international human rights na nangingilam po sa problema natin ang ating bayan, ha, eh masyado na pong sumusobra. Ha, eh mukhang magka, hindi ko alam kung mag-best friend itong si Gascon at saka itong Conchita Carpio Morales. Dapat itong hinayupak na CHR na ito, apolitical ho ito. Dapat walang tinitignan na kulay itong buang na ito, ha? Unfortunately, mga kapatid, ha, may kulay ang CHR natin. Ang kulay ni Gascon ay dilaw. Why dilaw? Kasi in-appoint ni Pinoy ang hinayupak na yan. Entonces, ang nakikita niya lang ay dilaw. Ha? Hindi niya nakikita yung blue, yung itim, yung puti. Pero dapat, CHR is apolitical. Dapat sa gitna ho yan. Ha? Mga pang-abuso, dapat di walang titignan yan. Kung yung naape ay kulay itim, yung naape na yurakan ng kanyang karapatan ay kulay puti, kulay pink, kung ano pa man dyan, wala dapat pipiliin. Unfortunately, dito kay Gascon na dahil dilaw siya, lahat na lang ng gagawin ng gobyerno, ng mga sundalo, dahil mga tao ni Duterte yan, mga polis, ay laging mali. Laging may violation ng human rights. Nakita mo, tama po yung Pangulo. Pero pansinin ho ninyo, look at the ratings, ha? Hindi po natitinag because kahit anong survey pang gawin ng mga demonyo dyan, ha? Yung dalawang survey company, hindi naman nagsisinungaling nyo, sumusuporta-suportado, hindi natitinag ang trust at approval rating ng Pangulo. Kahit anong gawin pa ni Gascon, ha? Magngangawa pa, magngangawa, umutok pa si Ikang Conchita Carpio Morales, ha? Magdiaper pa siya, anak ng saging. Eh wala talaga because suportado ng taong bayan and the people like what the president is doing. Yung ikang kamay na bakal, ha? Yung an eye for an eye approach sa mga kriminal. Teka muna mga kapatid, ano ba mga tol, mga best, ha? Nasa linya na ang ating telepono, si Secretary Salvador Panelo, Presidential Legal Counsel. Magandang hapon po, Secretary Panelo, sir. Good afternoon, Erwin.
ay hinahabol kita, Sek. Kahapon nakita ko na lang, likod mo, napakaganda ng iyong suot na Amerikana, Sek. Anyway, sir. Anyway, sir, kahapon nga itong mga napanggit ng Pangulo tungkol dito pa rin sa ay tinastigo niya yung CHR at saka yung ombudsman na dapat maging patas naman daw, okay kastiguhin yung mga pulis, pero wag naman daw gamitin na issue itong human rights na ito, Secretary Panelo, sir. I agree with him. Ang problema kasi palagi na lang nilang ginagamit yung human rights. Sir? Naku, nawala. Sir? Sir, tawagan ka namin. Nawawala po kayo. Sir, tawagan mo nga yung anting si Secretary Panelo at nawala. Hindi ho ba mga kapatid, ha? May bayan? Kung titignan ho ninyo, Diyos ko po naman, pag, prime example, binanggit po ng Pangulong Duterte kahapon, yung pinatay na buong pamilya, wala kang marinig sa CHR, hindi nagngangaw-ngaw ang CHR, hindi kinukundina yung mga hinayupak na suspect, ha? May representative ba ng CHR, pero ang tinitignan niya, yung mga suspect, kung yung mga suspect ay may mga abogado, kung yung mga suspect, ha, ay pinapakain, ha, at nung mapatay yung ilang suspect, abay kaagad ang tinitignan yung gobyerno. Kita mo yan? Pero yung pamilya, yung pumatay ng mga hinayupak na yon, nung sila ay pumatay, walang kaingay-ingay ang mga demonyong Morales at saka itong demonyong Gascon, ha? Tahimik. Pero nung mapatay na yung dalilang suspect doon sa massacre na yan, abay tsaka pala nagngangawa. Kita mo naman kalukuhan yan. So, and I think, Secretary Panelo, the people, ha, are really behind the president dito sa kanyang an eye for an eye approach sa criminality, Mr. Secretary. Oh, certainly, absolutely. I agree with the president. The problema kasi sa mga human rights group na yan, pagdang may rape o may namamatay na police, o so, talo hindi sila umiinik. Parang mga kriminal lang ang tinagtatanggol nila. Merong araw may nagsabi sa akin, yung nagkaroon na ng investigasyon kagad na meron daw may nakakita na representante ng CHR doon sa at ang inaalam, nag-oobserba kung paano hinahandal ng Bulacan PNP yung mga suspect sa massacre. At tinitignan daw kung may lawyer, etc., kung yung kulungan. Pero they're not there na concerned doon sa pamilya o doon sa asawa ni yung surviving husband. Wala silang pakialam, bagkos ang kanilang pakialam daw ay yung kapakanan ng mga suspect na pumatay doon sa pamilya. Yeah, in other words, one-sided sila talaga. Dapat pantay-pantay ang tingin na sila. Alright. Ito ba mga pulis natin, sir, mga militar? Wala, hindi, are they not included in human rights? Ibig ko sabihin, pag sila yung napatay, sila yung ikang nasugatan, na putulan ng paa, na bomba ng NPA, na komunista, na terorista, hindi ba sila saklaw ng Commission on Human Rights? Exactly. Kaya nga tinatawag ng human rights. It involves the rights of human beings. And soldiers and police are human beings. All right. Kahapon na, Secretary, ano po, nagbabala din ang Pangulo sa mga government employees at officials na maghinay-hinay na dahil pwede nang tumawag ang mga kababayan natin at rekta na silang tumawag dito sa 888 hotline at i-report yung mga tiwali, matataray, mga tamad na mga empleyado ng pamahalaan, Mr. Secretary. Well, I agree. Alam mo, ang sabi ko nga sa mga kasama natin, baka yung mga hindi natin kilala, all you have to do is to write us a letter kahit na walang pirma. Pagbigay lang yan ng mga pangalan, detalye, at sigurado ng action ang natin. Wow. Sir, gaano naman po kaya katagal? Kunwari ako, I have, kanina umaga, may nag-text po sa akin, binigay ko po yung 888 hotline. Gaano katagal yan bago makarating sa Pangulo po yan or sa atensyon ng pamahalaan at maaksyonan? Kunwari ako, minireklamo ng isang opisyal ng pamahalaan, sir, dahil tinarayan ako o bastos sa pinagbabalik-balik ako. Gaano ka katagal po itong proseso na ito, sir? Hindi naman tatagal, ha? Kasi ang problema lang kasi natin, eh, napakadami talaga. Susubuli po ang nag-sumusula, nagre-reklamo. Oh. Pero dun sa opisina ko, pag may nagbigay sa akin ng reklamo, immediately pagdating sa mesa ko, may aksyon kagad. Meron lang kagad akong sagot. Ayaw. So walang problema. Alright. Usually, sinasagot kagad namin yun. Okay. Sir, isa pa, no? Maiba tayo.
Yung PNP nung isang araw ay sinabi na nilinaw nila na hindi nila sinasadya yung hindi napayagang pumasok itong presidente ng Liberal International na si Julie Minoves. At sinasabi niya na parang unfair daw at ang pangalpalagay niya kaya siya hindi pinapasok ng PNP kasi nagsumbong siya sa United Nations na nagdi-deteriorate na ang democracy, karapatang pantao sa ating bayang. Ito yung kanyang dahilan at nakikita na kung bakit hindi siya pinayagan na madalaw si Senadora De Lima, Secretary. Una-una, alam mo, pagpamasok ko sa mga jailhouse, merong protocol yan. Merong kailangan, lalo pa kung nayuhan. Kailangan, kagawa ka muna ng surat, mag-request ka, anong purpose mo. Nakatatanungin mo muna, binibisita mo kung willing siyang harapin ka. May protocol yan, hindi ka naman basta pupunta doon at gusto mo, you will demand na pupunta mo yung nakabilanggo. Hindi ko pwede yun. At saka sir, bakit natin pinapayagan ito? Parang sunod-sunod na napapansin ko sir ha. Kamakailan, I think last week, yung grupo ng mga European Union congressmen or representatives, dinalo si De Lima at nag-demand pa itong mga buang na ito, napakawalan kaagad ang senadora dahil drop-up charges daw ang ginawa ng gobyerno. Tapos ito na namang pangulo ng Liberal International na si Julie, abay nagsasalita rin sir, why do we allow this these assholes to come into our country and then mangingilam ho dito? Bakit? Ang ating bansa, Erin, tayo naman welcome lahat na gustong pumunta rito. Alright. But they cannot use that right to come here. At pagkatapos katakot-takot na ako sa siyon ang inibigay sa atin, sisiraan tayo. Nang wala naman silang basehan. Ayaw natin. But they're welcome to come here. Can't we declare these people like persona non grata? Total, iyan naman po talagang papel ng persona non grata na meaning, kagaya ng mga European Union. Bakit ba natin napayagan pa ito mga yun? Hindi naman mga turista, ang gusto lang nila, ang tinitignan yung kapakanan ni De Lima, they're not looking at the entire picture, yung kapakanan ng bayan tungkol sa problema sa droga. Mr. Secretary. Actually, ako, kung masusunod, I'll just ignore them. Ang problema, yung media natin, pinapansin sila ni ng value. Nakto. Alam mo si mga pinagsasabi nilang wala namang katinuan at katotohanan. Nako. Anyway, Secretary Salvador Salpanelo, Presidential Legal Counsel, maraming salamat sir. Magandang hapon po. Thank you, Erwin. Thank you. Alright, mga tol, mga best, dire-diretso tayo. Oras po natin, 29 after 1 o'clock. Ano po? Eh, nasa linya rin po ng aming telepono itong ating suki din. Si Senador JB Ejercito, magandang hapon po. Nako, nung binabana ng Senador JB. Baka, nako. O, teka muna. Abay, break ho muna tayo. Sandali lang po. Sandaling-sandali lang po, ha? Dami ho, maghahanap buhay muna. Huwag po kayong bibitiw. Pag kayo bumitiw, marami ho kayong mamimiss. Kayo rin. Oras po natin sa buong kapuluan. Alauna, imedya na ng hapon. Araw po ng Martes. Radyo Pilipinas Express Balita. Multo ang tawag sa katutubong wrestling na nilalaro ng mga igorot sa Kundilyera. Sa iba ito sa Greco-Roman wrestling o freestyle wrestling dahil sa bultong dapat nakahawak at hindi binibitawan ang sinturo ng kalaban hanggang matumba siya. Sa Universal Studios, maaaring itayo sa studio. Itong panukala ni Heroes and Promotions Board CEO Cesar Montano dahil nasa subik na ang lahat. Mga kagubatan, ilog, theme park, entertainment facilities at world-class accommodations. Manila Symphony Junior Orchestra pinangalan ng pangalawang premyo na may outstanding success. Ito ay sa patimpalak na Summa Cum Laude International Youth Music Festival sa Vienna, Austria. Travel advisories dapat time-bound at location-specific upang hindi makaapekto sa ibang tourist destinations. Ito ang panawagan ng United Nations World Tourism Organization. Binuksan na ang 16,000 Blossom Park sa Baybay City, Leyte. Masisilayan na sa tuktok ng Mintaon Peak ang pinakamataas na bundok sa Baybay, ang White at Red Roses na iniilawan pa ng 16,000 LED lights. Yan ang Express Balita sa oras na ito. Ang inyong tagapagbalita, Janet Bayan para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Express Balita.
Sa Mimbarako, 3-in-1 Coffee. Maraton, Robin Padilla po, kasama si Barack Umaga, ang mascot ng San Mimbarako 3-in-1 Coffee. Kapiling gigising sa'yo. Andito kami para siguradong gising kayo. Barack, mag-physical exercise tayo. Pampainit ng katawan. Pulong braso, hamunin niyo yung katabi niyo dyan at gisingin niyo ang mga biceps. Ready, set, gising! Panalo? Yes. Talo? What? Okay lang. Basta gising. Ganyang nagpagising ang tagagising ng bayan. New San Mimbarako 3-in-1 Coffee. Thank you po. Ako si Robin Padilla. At si Barack Umaga, nagsasabing, gising tayo! You, San Mimbarako, 3-in-1 Coffee! Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone anytime, day and night. Guaranteed freshness and high quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Mabuting balita mula sa SSS. Ngayon, yung mga bagong branches na. Ang SSS ay mabalitang matutuntahan. Meron ba? Tumulungan lang yung mga password. Bilisang transaksyon para sa mga binipisyo. Tandaan, lahat ng kailangang transaksyon sa SSS ay pwede sa anumang branch nito. Buti na lang may mga bagong SSS branches na. Ha? Hindi silang malapit sa'yo. Tumawag sa 920-6446-55. Mag-download sa www.sss.com.ph. Erwin Tulfo live. Alright, dire-diretso po tayo mga tol, mga best, ha? Ika nga ng Pangulong Duterte kahapon. Ika nga ng Pangulong Duterte kahapon, mga tol, mga best, ha? Aba, nabanggit po niya, marami po siyang nabanggit. At yung mga, ayun, sinita niya ho, yung mga nagsasabi na bully daw siya. Sabi na po, tama, bully nga ako. Bully ako sa mga kaaway ng gobyerno, sa mga abusado. Eh, tama lang ho, yun ang mapagalitan ng Pangulo. At kahapon din po, sa kauna-una ang pagkakataon, ha, ang Pangulo, after ng kanyang State of the Nation address, wala pa po ako nakikita ang Pangulo na pagkatapos ng SONA ay nakikipag-usap sa mga militanteng grupo. Tanging itong mama lang na ito at 71 years old, ha? Umuulan pa kahapon, nilabas niya doon sa ikang batasan yung mga nagrarally, ha? Para makausap niya yung mga rallyista. Bakit yan? Okay. Yun na pala si Senator J.B. Hercito. Nasa linya na ng aming telepono si Senator J.B. Hercito. Sen, magandang hapon po. Hello, yes, magandang hapon na si Erwin. Okay, sandali na yung bisita natin isa. Stand by mo lang, papasukin mo natin si Senator J.B. Sir, reaction lamang po doon sa speech ng Pangulo kahapon na tama lang ba yung inaasahan ninyo na narinig ninyo o medyo may kulang pa? Ito po ang usual na katanungan po natin sa mga mambabatas at naroon nga kayo sa mismong harapan halos ng Pangulo yung mga mambabatas, Sen. Well, okay naman, Erwin, no? Kasi at least nakita natin yung direksyon at ang kinatawa ko doon, Erwin, ay talagang politiko ng Pangulo ay nakikita natin na talagang yung patungkol sa minding na talaga specifically binanggit niya na kahit na may 70 billion na nakukuha ang gobyerno taon-taon pero yung distraction naman o yung pagkasira ng ating kalikasan ay kumbaga hindi nito mapapantayan. Doon ako tuwang-tuwa. Kaya lang, I have to be honest, medyo nabitin ako doon sa economic programs, no? Kasi ay, parang yan ang gusto kong marinig kasi lahat naman tayo, lalo na si Atty. Pangulo, pangako niya right. Ay mayangat yung pagtas ng buhay ng bawat Pilipino. So gusto rin natin malaman kung ano magiging direction ng ekonomiya. Kaya yung tinutulak ko, lagi natin pinag-usapan yung infrastructure development, especially yung railway system. Exactly. Medyo
parang kulang lang sa detalye, no? Baka hindi masyadong nabigyan ng emphasis ng mga secretary na sumulat. Yun lang po ang komento ko. Medyo nakulangan na ako ron sa economic program na kasi yun ang talagang pake naman natin. Pang last question ko, Sen, I know you're busy. Yung sinasabi niya na he will leave it up to the Senate, yung pagpasa po ng tax reform package po niya, Sen, do you think yung kanyang pakiusap sa mga senador kahapon ay mapagbibigyan po ang Pangulo? Well, alam mo, I mean, ako po, supportive ako. Alam mo naman, ako'y isa sa mga matalagang masugit sa ng Pangulo. No? I feel that he might be misinformed, no? Dito sa itinutulak na tax reform package ng Department of Finance. Although, parang napakinggan na ibababa mo yung income tax, no? Ng pakaraniwang trabahador. Kaya lang, Erwin, siyempre, kailangan mo naman pawiin yan sa iba, no? So, medyo, siguro dapat natin mag-aralan pa ng mas maigi kasi itataas mo yung magkakaroon ka ng excise tax on petroleum products. Magkakaroon ka ng excise tax on sugar sweetened beverages, no? Tsaka yung patuntat on housing, no? Sa tingin ko, tatlong bagay na ito, medyo hindi focus ang ayon at medyo meron akong pangamba yun, lalo na sa petroleum products, that Japan magiging inflationary. Sigurado, pag nagtumaas po ang tourist, pag binulisan po ang petroleum products, sigurado ipapasa po yan sa consumers. At alam mo naman na yun, kapag ang petroleum ang tumaas, eh lahat yan domino effect na sinabi ni Yusek Carl Chua ng DOF na hindi magiging inflationary, sa tingin ko po ay imposibleng hindi magiging inflationary. Yung pangalawa ay yung sa sugar sweetened beverage, yung although talagang health concern naman ang pakain nito supposedly, pero ang inaalala ko po rito, Erwin, na alam mo sa mga yung mga sari-sari stores, no, sa buong bansa, mga 1.4 billion yata yan, kung di ako nagkakabali ang bilang yan, and that comprise our underground economy, kasama na yung Makarinderia. Right. No, at mahigit 40% o 50% pa yata ng kanilang mga sales o benta ay nanggagaling sa mga beverages. So, maaapektuhan din ang ating underground economy kung ito po ay ating tumapakas sa sugar congressman. Pangatlo at panghuli na hindi po ko doon may ta sa nagpanukalang. But on housing, alam naman Erwin, dahil nga dyan sa katamay ito na laban natin na may baklat tayo sa pabahay. No? Naabot ito ng 5.5 million o 6 million pa by 2022 kung hindi tayo kumilos. Kapag nagdagdag pa tayo ng VAT, eh mas konti na ang papasok ng developer para pumasok. So, baka lalong hindi natin ma-address yung baklat ng ating buong pabahay. So, yung tatlong puntos lang, Arena, sa tingin ko dapat munang pag-aralan bago natin ipasa yung comprehensive tax reform package. Very well said. Maraming salamat po, Senator J.B. Ejercito. Magandang hapon po, Sen. Mabuhay ka, Erwin. Salamat. Si Senator J.B. Ejercito, ito nga po yung problema ngayon, mga tol, mga bes, sa bayan. Yung problema tungkol po dyan sa tax reform yan. Kung titignan mo, depende po eh kung saan ka eh. Kung ikaw po ay nasa ilalim, ikaw po yung maralita, ikaw po yung ordinaryong manggagawa, definitely, you want this tax reform package of the president pass, ha? Kasi nga po, 25,000 less. Kung ikay sumasad ng 25,000 pesos pababa, wala ka ng tax, as in zero. Pero nga lang, yung sinasabi ni Senator JB, oo, maganda yan. Pero tataas naman ibang mga buwis, mga excise tax, yung mga tax sa gasolina, kung ikay may motor, ha? Sa halip na ika nga yung gasolina mo ay 40 pesos, baka maging 44 pesos ng isang litro, o yung mga value-added tax mo, imbis sa 12% lang, maging 15%, doon babawiin. Pero ang sabi naman po ng palasyo, hindi ganun. Ito na nga, yung mga nabanggit ni Pangulong Duterte sa zona niya, hahabulin ko itong mga mining firms, hahabulin ko itong mga malalaking kumpanya ng mga alcohol, tabako, ha? Yung may mga utang sa atin. Anyway, dapat siguro talaga pag-usapan ho yan
Dahil iyan po eh, kung maipasa yan eh, para po sa mga mahihirap po yan, win-win situation po yan. Teka muna, napanggit din po ng Pangulo kahapon ito, magandang balita mga kung kayo ay overseas Filipino workers, ha? Yung ayuda daw para sa mga OFW na 400 million ay gagawin na ng Pangulo na 1 billion pesos. Ang tanong, kailan at saan matatanggap ng mga OFW natin itong sinasabi ng Pangulong Duterte? Nasa linya po ng ating telepono si Attorney Hans Leo Cacdac, ang administrator po ng Overseas Workers Welfare Administration. Magandang hapon po, Attorney Cacdac. Magandang hapon, Sir Erwin, sa inyong mga tigapakinig, tigapanood. Magandang hapon din po. Sir, ano pong ibig sabihin ng Pangulo na, okay, from 400, sa OFW yung 400, etc., gagawin ko ng 1 billion. Saan po ito? Kailan at saan magagamit o nararamdaman ba ito ng mga lahat ng OFW natin, sir? Makikinabang ba lahat sila rito? Well, of course. Ang pagkaunawa ko, Sir Erwin, dyan sa na-announce ni Pangulo kahapon, ay ito ay assistance to national funds. So sa DFA ito. Okay. At sa tingin ko, mas makakapagpaliwanag dito ang DFA. Pero ang maikukwento ko po sa inyo, yes, ay sa gana ng OWA, we are proposing a 2.9 billion budget for 2018. Uh-huh. 2 billion of the budget will come from the OWA Capital Fund, yung trust fund natin by the workers. Uh-huh. And 916 million will be taken from the GAA, the General Appropriations Act, sa Kongreso. So, kung titignan mo, parang halos natutumpasan yung na-anunsyo ni Pangulo, 916 million ang hihingi namin sa Kongreso at mukhang yun ang isinamiti ni Secretary Delio na budget doon sa gana ng OWA at sa tingin ko mukhang ibibigay naman ng Kongreso. So, yung sinasabi niya an increase from 400 million to 1 billion, hindi naman lahat ng OFW, pero yun ay parang contingency. Kung sakasakaling magkakagulo, kailangan i-repatriate kagad ora mismo yung kababayan, mga kababayan natin, yun yung mga ginagamit yung pambayad sa aeroplano, mga barko, at pagdating nila dito, kung wala silang trabaho, pwede silang mabiyayaan noon na para makapag-umpisa silang muli. Tama, ato yung kakdak, yun ang pagkaintindi ko po eh. That's right. Yun ang pagkaintindi ko rin. At siguro nga, yun ang pagkaintindi ko sa assistance sa national funds ng DFA. At siguro nga sila rin ang makakapagpaniwanag dito. Pero ang masasabi ko doon sa yung 2.9 billion budget ng OWA po for 2018 ay inalaan po yan doon sa mga nabanggit ninyo. Welfare, repatriation, reintegration ng workers, OWs, and kapakanan din ng kanilang mga pamilya. All right. Maraming salamat po, Attorney Hans Leo Cacdac. Maraming salamat sa Erwin, yung mga tagapapiling, ako panawad, masamay, salamat din po. Okay, dire-diretso tayo. Bye-bye. Wala pa tayong mga realista dyan. Ito, kanina pa tinatanong ng mga kababayan na ito sa bayan. Oo. Tawagin natin si Kanato Reyes at itong mga Duterte supporters. Bakit daw ganon? Nilabasan ng araw ng Pangulo sa kabila ng umaambon-ambon, sa kabila ng dalawang oras na pagsasalita ng Pangulo, pagod na pagod, lumabas pa siya rin doon para ipaalam mo sa kanila. Eh kami kasi nasa lubo kami kahapon, ano po? Nandoon po kami sa tent ng Presidential Communications Operations Office. Bago pa man po lumabas ang Pangulo, alam na ho namin, nalalabas po yung Pangulo at kakausapin yung mga realista face to face. Eh, gusto po ng Pangulo mismo marinig. Eh, kasi raw, nasa helicopter siya. Hindi naman niya nadaanan yung mga placards. Eh, ayaw naman daw ng Pangulo na masayang yung kailang ginasta sa mga placards nila, mga spray paint. Kaya kusa na po ang Pangulo na lumabas, ha? Kinausap ang mga realista na ano ba ang problema, ha? Kaya nga nag-usap po sila, pero medyo nabastos po ang Pangulo. Binupayanta, hinekel pa yung Pangulo. Boom! Ganon. E di diretso na ng Pangulo. Sabi, wag kayong bastos. Kasi kung ganon, hindi na tayo mag-uusap. Diniretso mo ng Pangulo yung mga realista. Kung ganyan ang ugali nyo, wala na tayo pag-uusapan pa. As a matter of fact, mga tol, mga best, ito ang Pangulo na pumayag na makalapit. Halos yakapin na. Kulang nalang papasukin sa gate ng mga polis yung mga realista eh.
Noong panahon ni Erap, hindi ko ganun. Panahon ni Gloria, lalo na. Panahon ni Pino, Jesus Maria Josef, nandoon na sila halos sa Quezon Memorial Circle. Hindi ko sila pinapayagan. E tangin, dito lang po kay Duterte, pinayagan sila. At nagtaki mo, yung Pangulo pa, ikaw na-unahan po yan. After ng SONA, kakausapin yung mga ralista. Saan ka makikita niyan? Anyway, 1:47 in the afternoon. Huwag po kayong bibitew. Marami pa po tayong tatalakayin sa aming pagbabalik. Sa kalaan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, mula July 1, 2016 hanggang June 13, 2017, umabot sa 18.4 billion pesos ang halaga ng nasamsam na droga, controlled precursors and essential chemicals o sangkap sa paggawa ng illegal na droga at laboratory equipment. Mula July 1, 2016 hanggang June 20, 2017, umabot naman ang halaga nito sa 18.51 billion pesos. Nangangahulugan, sa loob lamang ng 7 araw, tumaas ng 0.11 billion pesos ang halaga ng napumpiskang ilegal na droga sa buong bansa. These are real numbers. Healthy diet, going habit for life. Hi Agnes! Hi girl! Ang daming oranges! Pang-ubos mo lahat ito? Oo, kakainin ko at gagawin juice. Bakit? Ang oranges ay rich in vitamin C. Pinapalakas ng vitamin C ang immune system at tumutulong mo itong maabsorb ng katawan ng iron para lumakas ang resistensya sa infeksyon. Proteksyon ito laban sa sakit sa puso. Nagbibigay ng bagong buhay sa tissues at nagbabawas ng bad cholesterol at triglycerides. Nagpapababa din ito ng blood pressure at nagpapababa ng chance na magkaroon ng hypertension. Kailangan ito sa pagbuo ng bagong connective tissue habang naghihilom ng sugat. Nakakatulong ang vitamin C sa pagbabawas ng taba, kaya nakakatulong itong mapanatili ang tamang timbang. Really? Bigyan mo ko ng orange. Sige, kuha ka lang! Nakikiisa ang Radyo Pilipinas sa pagdiriwang ng Buwan ng Nutrisyon. Erwin Dulfo Live! Alright, dira-diratso po tayo mga tol, mga best, 1:49 or 11 minutes to go before 2 p.m. Medyo bilisan na ho natin dahil mamaya-maya ho at sa ilang saglit yung mga balita po natin, ha? Pero dito ho muna tayo, yung PNP. Ito ang hindi ko maintindihan. Ang Philippine National Police pa po ang humingi ng paumanhin dito sa hinayupak na kung sino man itong buhang na ito, na itong si Lintik na pangalan itong hinayupak na ito. Hindi nga kilala ito. Liberal International President Munibes. Foreigner po ito. Dadalo daw siya kay Senador Laila De Lima sa kulungan. Hindi po siya pinapasok dahil may mga protocol, dahil meron po silang siyang hindi mga naipasa, ha? Meron po siya mga hindi na ibigay, ha? Na mga dokumento, kaya hindi po siya pinapasok. Ang akala ni Buang, ha? Kaya siya hindi pinapasok ay dahil nagsumbong siya sa United Nations at sinabi niya na wala na raw demokrasya sa ating bayan, na talagang wala na raw respeto ang gobyerno sa karapatang pantao. Ay buti nga, alam nyo kung ako pa yung gwardiya doon, baka pati ikaw hinayupak ka Julie Minobes, Pangulo ng Liberal International, kinulong na kita ng demonyo ka eh. Ha? Pakialam meron kang hinayupak, hindi ka naman Pilipino, buisit ka, ha? Tinamaan ka ng saging, paluin ko pa yung ulo mo, sapaking ko pa yung ulo mong hinayupak ka eh. Sino ka bang buwang ka? Who the F are you to tell us what to do? Who the F are you to tell us to let De Lima go? Anak kayo ng pipit. Anak kayo ng mga Diyos ko po naman. Ay naku. Ha? Sabi nga nung kumpare ko dahil masarap daw yung luto ng nanay niya, napamura, alam mo ba? Ha? Sabi niya, cooking ng ina mo ah. Ha? Anak ka ng saging. Mangingilam kayo, papasyal, dadalaw-dalaw kayo. Tama lang yan. Philippine National Police, wag ho kayong humingi ng sorry sa mga demonyo na yan. Bakit? Hey,
ano namang papel ng mga hayop na yan, ha? Sino ba itong mga demonyo na ito na dadalaw-dalawin si Dilima? Sino ba yung hinayupak na Dilima na yan? O Senador Song, ha? Eh, siya yung senador na sumablay, ha? Pagkatapos, eh, dadalawin siya ng mga ano para ma-pressure ang gobyerno, para mapakawalan siya. Panaalala ho ninyo, last week lang, di ba, may mga dumalaw, mga mambabatas na lintik na European Union, ha? Na sinasabi, pakawalan daw kaagad. Mantakin mo bang sasabihin pa tayo, pakawalan daw kaagad si Laila Dilima dahil walang kasalanan ng Senadora Dilima? Dahil gawa-gawa lang daw yung kaso ng DOJ, dahil gawa-gawa lang daw yung kaso laban kay Dilima? Ay po, tragis kayo, mga hinayupa kayo, ha? Ha? Sus, Diyos ko po naman. Kung nandoon ako, baka lahat kayo, pinagkukulong ko mga buwisit kayo, eh. Tapos ito, dagdag mo pa itong, sino ba itong demonyo nito, pangalan nito? Julie Monibes na ito. Nagngangaw-ngaw, nagngangawa. Hindi raw siya pinapasok sa kulungan ni Dilima. Eh, ano naman pakialam namin? Mabuti nga. Alam mo, kung ako yung police, you know, if I was there, Mr. Julie Monibes, I don't give an F if you're the president of the Liberal International, this crap, group that you have, I don't give up. Why? Because I don't know kung baka hausyaw pang ito, lintik na ito, Liberal International. You know, you should be thankful that I wasn't there, because if I was there, I would have locked you up too with Dilima. Magsama kayong pareho doon sa isang kulungan. Anyway, nasa linya ng ating telepono po si Ginoong Dante Jimenez, ang Pangulo at Founding Chairman ng DACC. Magandang hapon, Mr. Chairman. Magandang hapon, Larry. Di ba last week, kausap lang tayo, ito yung mga mambabatas ng taga-European Union na nangingilam. Di ba, dumalaw kay Dilima at gusto lang pakawalan ng Dilima dahil gawa-gawa yung kaso kay Dilima. Ito na naman kahapon, yung ngayon isang araw, yung Pangulo ng Liberal International, kung ano ba itong house-out na partido na ito, grupo na ito, na certain Julie Monibes, abay nag-sorry pa ang PNP dahil hindi niya raw nadalaw si Dilima. Eh, yun lang daw ang sadya niya. Itong demonyo na ito, ano namang gagawin niya doon? At saka, sir, pwede ba through your group, pwede bang itigil na itong katarantaduhan ito? Sabihan siguro ang DFA, ang immigration natin, kung ang pakailan ng mga buang ng mga mambabatas na itong mga grupo, dalaw-dalawin si Dilima. Huwag na siguro papasukin itong mga hinayupak na ito, sir. Well, alam mo, Erwin, sa amin dito, pag sila po ay gumawa ng mga pagkilo sa mga salita na that could practically interfere in the internal affairs ng Pilipinas, at pwede na po silang masabihan na persona non grata. So that is a good basis already para itinay ang kanilang whatever request nila. Dahil ang lumalabas na, napupulit na po masyado at pakikialam nila po sa ating internal affairs. Aha. So, tama lamang ho siguro. I mean, dapat hindi na nga mag-apologize sa PNP, because the PNP apologized yesterday to Mr. Monibes for not allowing him to get into and talk to Senator Dilima. Dahil nga may mga proseso na hindi siya nasunod yung protocol. Tama lang. Eh kung nandoon ako, sir, baka pinusasan ko pa yung laykat din. Kinulong ko rin. Sinama ko kay Dilima para nagpulot-gata sila doon sa loob ng kulungan eh. Well, talaga, iba talaga ang Erwin Tulfo. Eh, wala akong pakialam, Mr. President Dante Jimenez, sir. Kami na masyado namang parang naman tayong kawawa na inaapak-apakan mga lintik ng mga mababata sa ibang bansa. Pupunta rito, didiktahan tayo. Tapos itong Liberal International, ngayon ko lang narinig na house show na grupo, sasabihan din tayo na gano'n, pakawala si Dilima. Sino ba itong mga buang na ito? Well, alam mo, Erwin, mukhang funded pa yan ng mga panumigyan nito. Just, baka pandit pa ng mga transcom dyan. Hindi talaga dapat sila payagan. Dapat naman natin yun, Erwin. Kaya talagang, huwag na silang mapayagan. In fact, as a complainant against Dilima, maganda to, matodocument natin yan, we will file our manifestation. Alright. Pero sa PNP, at sa gobyerno na rin, regarding this matter, kung pwede ay i-deny mga ganito mga klaseng mga bisita na we feel na napupulitika ang isang criminal case.
BACC Founding Chairman and President Dante Jimenez. Maraming salamat, sir. Magandang hapon. Mabuhay po ang BACC. Alright. Bueno, mga tol, mga best, salamat po tayong oras. Opo, sir. We do pakita. Kita po tayo muling bukas. Ako po ay salamat po muna sa Panginoon Diyos sa lahat mga blessings po natin. Pasalamatan po natin ang buong may kapal. Ako po, Sir Erwin Dulfo. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon. Bayan! Philippine Broadcasting Service.